Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Kung bakit lagi siyang wala? Kung saan siya nagpupunta? Magsisisiyan nilang ginawa nila sa'yo dahil magpapayad sila lahat. Isinusumpa ako. Hello? May bombang sasabog sa building. Kung ayaw niyong mamatay, lumabas na kayo dyan. Congratulations, Waya Incorporated. 20 years na pala kayo nag-ahari ng legal sa mundo. Pero huwag kayong mag-alala dahil simula ngayon ng gabi, matatapos na ang pag-ahari-hari ang mundo. Ate Leah? May nasabi ba si Leah sa inyo pwede makapagturo kung nasan siya? Wala eh, binati niya lang ako. Si Ate Leah na sa paggawa ng pansit. Kagabi, natungo sa hali at negosyo ng Waya Incorporated ang magkakasunod na sumabog at nasunod. Si Karen. Anong ginagawa mo? Hindi pa dapat ako magtanong sa'yo niyan. Ginagawa mo dito? Ito kasi hindi pa sinabi ko sa'yo, huwag niyo akong hahanapin. Ano ba mahirap intindihin doon? Sa tingin mo ba, makikinig na lang kami sa'yo, ganun-ganun na lang? Na hindi kami magpupumilit na hanapin ka? Na malaman kung kumusta ka na? Dia, umuwi na tayo. Sumama ka sa'kin. Nagbabayad ng security kung hinahayaan rin nilang mangyari ito. Malaking problema ito, Lucille. Meron ang mga accounts na nagpupull out sa atin. Wala na ang Mendez Group. Tumawag na rin ang Trust Industries. Alam na ba natin ang reaksyon ng Mathers and Scout dito? After what happened at the party last night and now this, posibleng umatras sila sa billion-dollar deal natin. Babagsak yun ng Waya Incorporated. Hindi mangyayari yun niyo. Not on my watch. At the end of the day, gusto kong ma-pinpoint na natin ang identity ng gumawa nito. Vampira man siya o kaaway sa negosyo. We have to nip this in the bud. Do you think Leah is behind all this? Leah, alam ko na nasaktan ka. Na nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Naintindihan ko yun. I really do. Pero Leah, hindi lang naman ikaw ang bumaliktad ang mundo dahil sa mga nangyari. Ang night tabs mo, gabi-gabi, umiiyak sa kakaalala sa'yo. Si Miriam, Tito Abraham mo, katulad ko, wala na kaming ginawa kundi hanapin ka. Sa katunayan ngayon, nasa magkaibang lugar sila sa Metro Manila, hinahanap lahat ng paggawa ng bihon, only to find you. Leah, nag-aalala kami sa'yo. Bukas, okay lang naman ako eh. Nakikita mo naman, diba? Sabihin mo na lang sa kanila na hindi naman sila dapat mag-alala sa akin eh. Okay. You're living in this dump, Leah. Pretending to be someone you're not. Paano ka naging okay? Leah! Leah! Maniniwala ba tayo sa video na pinalabas niya na hindi na siya manggugulo? Pinatay natin ang taong pinakamamahal. Will she really let that go? Posible. Lumayo siya at nanahimik. So that we can get our guards down. At ngayong alam niyang kampante na tayo, doon siya madake. But do you really think Leah is capable of this kind of attack? Negosyo natin ang tinatarget niya. That doesn't sound like Leah. I started this company.
nung umupo ako bilang punong bantay. Ako ang bumuo at nagsulong ng Waya Incorporated. Bilang isa sa simbolo sa kapangyarihan ng mga taong lobo sa lahat, hindi ito naisip ng kahit na sinong punong bantay na nauna sa akin. Hindi ito naisip ni Laika Ortega. That's why Leah is targeting it now. Dahil alam niyang mahalagang pamana ko ito sa lahi natin. Baka na rin, no? Rin, lumaka na! Dali! Pitaka ka na! Dali mo! Dali mo! Pitaka, pitaka! Dali! Baka na yung pitaka mo, no? Hoy! Ano yan? Parali mo! Hoy! Ganyan ka na ba ngayon? Panunori mo na lang mga taong nangangailangan ng tulong sa harap mo. Miriam is searching the metro. Ganun din si Lucas. Kagabi, natungo sa aling at negosyo ng Waya Incorporated ang magkakasunod na sumabog at nasunog. Abraham, hindi mo naman iniisip na si Leah ang may... I don't think Leah would do that, Tabitha. Kahit na gaano pa siya kagalit, hindi siya gagawa ng isang bagay na maaaring may masaktan ng mga inosente. Pero nakita ko ang sakit at galit na nararamdaman niya. Mababago ang kahit na sino man na dumaan sa ganoon. Ang kahit na sino man na mawala ng pinakamamahal sa ganoong paraan. Lumaban na ako, Lucas. Sinubukan ko nang baguhin yung mga bagay-bagay. Ang reputasyon ng mami ko. Ang tingin sa akin ng mga kalahi ko. Tingin nila kay Mate. Pero ano nangyari? Wala, di ba? Walang nagbago. Nanalo pa rin yung galit nila. Pinatay pa rin nila si Mateo. Kaya paano mo nahihiling sa akin na bumalik dun sa mga taong pumatay sa lalaking mahal na mahal ko? Ayoko na maging katulad nila. Ayoko na maging taong lobo. Naiintindihan mo ba yun? Gusto ko na kalimutan ng lahat. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa kanila, Leah. Gusto ko bumalik ka sa amin. Mahal ka namin. At alam ko hindi namin kaya burahin ang sakit na nararamdaman mo. But we can help you deal with it. Salamat. Pero sa ngayon, gusto ko na talaga mag-isa. Kung ayaw mo bumalik, wala akong magagawa. Pero pasensya na, Leah. Hindi kita pwedeng hayaan mag-isa. Sasamahan kita. Ang CEO ng Waya Incorporated na si Lucille Zaragoza ay magsasalita sa isang press conference sa magaganap ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. Kagabi, apat sa mga properties ng Waya Incorporated ang pinasabog ng mga di kilalang salarin. Thankfully, walang nasawi sa incident. Pero may mga nasugatan. We denounce this act of violence. At ipinapangako namin, with the help of the authorities, na mahuhuli ang may gawa nito. At nangangako rin kami, no?
ng... Nangangako rin kami na hindi kami magpapatalo dahil sa nangyari ito. Magpapatuloy ang Waya Incorporated as strong as before. At walang dapat ipag-alala ang lahat dahil matibay pa rin ang samahan ng kumpanya with its many partners and investors. In fact, bukas, matutuloy ang signing ng billion-dollar deal ng kumpanya sa Mothers and Scout Group of Companies. Thank you so much. Sobra-sobra naman tong binigay mo. Eh, isang buwan lang naman ang kailangan. Okay lang yan, Mrs. Baka magastos ko pa yung pera pagka hindi ko binigay sa'yo. Oh, Karen, ito si Lucas. Bagong lipat lang ngayon. Kakilala na ho kami. Hindi niya kinayang muling pagkabuhay. Lahat sila. Sunugin ang mga yan. Hindi ba't ito ang sinabi kong mangyayari? Kapag kung sino-sino lang ang hahabulutin natin sa daan para maging isa sa mga bilang natin? Imelda, hindi na natin kailangan mamili. Kulang tayo sa puwersa. Malapit na ang tagong buwan. Pinuno, may nangyayari sa kampo ng mga taong lobo. Simon Teodoro, andito ka ba para magreklamo? I heard nagbid ka rin sa Mothers and Scout Project at tinalo namin ang kumpanya mo. I'm just here to applaud whoever is doing this to you. Mag-ingat ka, Simon. One would think na may kinalaman ka sa nangyayari. Baka madamay ka dito. You know what I can do. Yes. I know what you can do. Tinagtay mo ang aking anak. And I wish I could get justice for what you did. But I know it is impossible in this human court. So, if justice is to be served by whoever is attacking you, then good. Wag na wag ka nang babalik dito. Hindi ako takot sa iyo, Lucille. Hindi na. Wala na sa akin si Mateo. Wala ka nang magawa sa akin na masasakit pag doon. Lydia, si Mateo nga umatake sa Waya Incorporated. He is bent on exacting revenge. Mabuti. Katarungan to para kay Roman. Ibagsak niya ang mga Waya. At kahit pati si Lydia na kumitil mismo sa buhay ng kanyang ama, kailangan nila magbayad lahat. Gusto ko rin ang katarungan, pero masyado na itong mapanganib. Siguradong iniisip na lang ng mga taong lobo na tayong mga vampira may pakanan ito. Magsisimula na silang magtanong. Kayo din sila, tatay, na walang alam tungkol kay Mateo. Anong mangyayari kapag nalaman nila na buhay si Mateo at ngayon vampira na? Alam mo kung ano ibig sabihin ito, Lydia. Kakagulo na ang lahat. Hindi mo siya pwede itago sa lahat, Samantha. Nawala na siya sa akin dati. Hindi na yun mangyayari ulit. Hindi mo ba nakikita, Samantha? Hindi kailangan ni Mateo ang proteksyon mo. Alam mo, mas makapangyarihan siya kaysa sa ating lahat.
Wala kaming alam, Tay. Hindi kami may pakana sa pag-atake sa mga taong lobo. Kung gano'n, sino? Hindi ko alam. Hindi ba't ikaw ang nakakakilala sa lahat ng angkan ng mga vampira? Dapat alam mo yun. Pinunong Magnus. Ganyan ka na ba sumagot sa ama mo? Kilala kita, Samantha. Kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Totoo ang sinasabi ko. And why are you concerned? Hindi ba dapat nagpapasalamat ka? Kung sino man ang gumawa nun, he did you a favor. Babalikan kita. Sa pagbalik ko, gusto mo, sasabihin mo lahat sa akin ang nalalaman mo. Sir, okay lang ho kayo? I'm fine, Diego. Tumawag ko si Lucas. Nakita na niya si Leah. Where are they? Sanay ka na. Kasi araw-araw tayong ganito. Kahit ngayon, si Mr. Rodriguez, ito pa naman yung boyfriend. Akala ko, pagka-terrorism, may emplalad yung anak mo. Shut up, Missy. Kumain ka na lang dyan. Hinahamon mo ba ako? Alam mo ba, na kaya kitang pitikin na parang lang ako? Ha, ganun? Hmm. Akala tumakbo ka. Ito, malakas yan. Alam ko pa naman yung amin mo. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo? Ano? Yun! Sumpay-sa pa? Ha? Ngayon mo na. Tingin mo ba hindi ko kayang protektahan ang sarili ko? Pasalamat ka. Secure ako sa pagkalalaki ko. Dahil kung hindi, ikaw ang malilintikan. Aha, ganoon, ha? Tapos hindi mo kaya sarili mo eh. Mm. Isang pag-ibig na walang wakas. Isang pag-ibig na walang hanggan. Isang pag-ibig na kahit na sa kabila ng kamatayan, hindi ko bibitawan. Alam kong hinahanap mo ako ngayon, Leah. Hinahanap din kita. Sinabi ko sa iyo noon yung galit ko sa tatay ko. Pero hindi pala siya masama. Pagka nagkita-kita na tayo, makikilala mo rin siya. Kita ng dinner. Baka hindi mo namamalayan ang oras eh. Gawag ko ito, May. Ito naman, dinner lang. Baka magkasakit ka pa niya sa ginagawa mo. Binigay mo sa akin yun, di ba? So, akin na yan.
Pwede ko na gawin kahit anong gusto ko. Hmm. Oh, ito, para to sa inyo, hati-hati kayo, ha? Yay! Yay! Salamat po, Ate Karen! Ate Karen! Pinili ko yan para kumain ka. Mas kailangan nila yan. Ate Karen, siya po ba yung prinsipe mo? Oo, siya po ba yung mabait sa mga bata? Itong si Kuya Lucas nyo? Prinsipe rin naman siya. Pero hindi siya yung prinsipe yung kinukwento ko sa inyo eh. Nagbabait-baitan lang naman si Ate Lee. Si Ate Karen nyo eh. Katunayan, di naman niya ako tinatawag na prinsipe. Demonyo. Bakit po? Eh paano, lagi ko siyang pinapakitaan ng ganito. Tumigil yata mundo ko. Nakita ko si Leo Ortega na mumitik.